Dalaw pala yung contador namin sa aking apartment. Ayan, sa room, saka sa baba. Ah, sige na. Ayan, dalawa yung contador namin. Ito pa. Ah, sige. Ito nga pala yung dalaw namin. Ah. Room for rent. Sige. First room. Sige, una ka. Pang 2 person siya to 3 person. Kailangan lang medyo i-repaint. Submeter. May sarili silang submeter. Ayun yung submeter. First and second. Ah, sige. So, di yung ano nila. Ayan, second room. May tao kasi. Ito. Toilet. Susulat ko na yung last reading. Sige. So, ito yung last reading. Ng room 1. Kita dad? Ah, sige. Okay. Sa room 2 naman tayo. Ah, sige. Okay. Hi guys, i-discuss ko pala sa inyo kung paano i-compute ang Meralco billing using submeters. Ang mga kailangan upang ma-compute ang Meralco billing ay ang latest Meralco bill, previous submeter reading, tsaka yung latest submeter reading. Usually po, ang cutoff ng reading, makikita mo rin dun sa billing ng Meralco is every 7th of the month. Kaya nitong January 7, nag-reading po kami. Bali po yung room 1, ang reading niya last month ay 773.2 kilowatts versus sa latest reading niya ngayon na 819.3. Kailangan lang i-minus para makuha yung total na na-consume ng kuryente ng renter nitong buwan. 819.3 minus 773.2 equals 46.1 kilowatts. Bali yan yung na-consume ng room 1 nitong buwan na kuryente. Then, ganun din sa gagawin sa room 2. Kukunin mo din yung latest, saka yung last month na kilowatts na na-consume nila. Bali, yung last month na na-consume nila is 1,321.4 kilowatts. Then, yung latest niya is 1,344.2 kilowatts. Then, pag minus mo siya, makukuha mo yung answer na 22.8 kilowatts. Kapag ka nakuha na po yung kilowatts ng bawat room, kailangan i-add yung dalawa upang makuha yung total kilowatts ng buong room. Bali, mangyayari 46.1 plus 22.8 equals 68.9 total kilowatts. Yun yung paghahatian nilang ng bawat renter. Then, pagkatapos, i-divide mo ito sa monthly billing ng Meralco. Then, yung Meralco billing nila ngayon is 528.68. I-divide mo siya sa 68.9 total kilowatts. Then, ang magiging resulta niya is 7.6731. Yan yung magiging average meter per kilowatt ng mga renter.
Kaya yan yung magiging data mo para yan yung imo-multiply mo sa latest reading nila per room. Yung room 1, 46.1 times 7.6731 equals 353.729. Yan yung bill ng room 1. Ganun din sa room 2. 22.8 times 7.6731 equals 174.94. Yan yung total bill ng room 2. Pagka tinotal mo yung dalawang yan, ang magiging answer, yun din yung ano, yung total bill sa Meralco bill is 528.68. May mga mangilang-ilang nagpapaupa na fix ang average meter per kilowatt nila, like 10, 15, meron pang ang 20. Depende na lang din po sa diskarte yan ang nagpapaupa. Bali, kami po kasi kung ano lang po yung makompute namin na bill na nagamit nila, na nakonsume nila sa room, yun lang din po yung sinisingil namin sa kuryente nila. Hi guys, ito pala yung room for rent namin. Ayan. Bali, dalawa yung room for rent ko. Ayan. Naglilinis yung asawa ko kasi may bago maglilipat. Ayan yung room niya. Room 1. Shower area, CR po. Ito yung room 2. Yung rent po dito is 3K, good for 2 person. Free na po yung water. Sa kuryente po is may submeter sila. Ayan. Wala po kami patong sa submeter.